Huwag na tayo mag-intro, diretso na tayo sa kwento para sa inyo to. Isang linggo na ang nakakalipas mula ng pagkamatay ni Buknoy, CCTV staff sa isang kumpanya. Putok na putok sa opisina ang nangyari sa kaawa-awang empleyado. Nakuryente ito habang nag-aayos ng kable para sa kamera ng CCTV sa itaas ng kisame. Doon na rin ito binawian ng buhay. Sunog na sunog ang buong katawan nito nang ibaba mula sa kisame. Nagkalasog-lasog din ang kasuotan nito. Diretsyong ikrinimate ang labi ni Buknoy. Sa itsura kasi noon ay hindi kaaya-ayang iburol pa. Sa pagkakamatay ni Buknoy ay marami ang nanghinayang. Masipag kasi ito at magaling pagdating sa trabaho. Mapa-technical man o paggawa ng report. Ganoon naman talaga. Mapapansin lang ang kagalingan mo kapag wala ka na. Isang linggo nang patay si Buknoy. Isang linggo na rin ang mga paulit-ulit na nagaganap sa opisina. Palaging may kumakalampag sa kisame. Madalas napupundi ang mga ilaw kahit paulit-ulit itong palitan ng bago. Namamatay din ang aircon. Kahit wala namang depekto, sabi ng technician na tumitingin. Madalas din na may naaamoy ang mga empleyado ng opisina para itong nasusunog na buhok. Nabalot ng pagkatakot ang mga empleyado ng opisina kung kaya't nagpatawag na ng pari ang head ng HR para pabindisyonan ang kabuuan ng opisina. Winisikan ng holy water ng pari ang paligid ng opisina. Ganoon din ang CR, pantry at hallway. Nag-alay din ng panalangin ng pari. Ganoon din ang mga empleyado habang may hawak na kani-kaniyang kandila. Nagkaroon ng kapanatagan ng mga empleyado ng araw na iyon. Pero kinabukasan ay ganoon pa rin. May mga tunog ng kalampag pa rin ang maririnig mula sa kisame. Napundi na naman ang mga ilaw. Namatay ang aircon. Muling kumalat sa paligid ang amoy na parang nasusunog na buhok. Mula sa pagkakaupo ay tumayo si Makmak habang umiiyak. Siya ang kaibigang matalik ni Buknoy. Sabay silang nagserbisyo sa kumpanya ng mahigit 5 taon. Pero hanggang ngayon ay hindi pa rin nare-regular. Lumapit si Makmak sa kinauupuan ng HR head. Nagpunas ito ng magkahalong luha at sipon sa mukha. Pilit na pinigil ang paghugulgul at paghikbi bago magsalita. "Ma'am, may sinabi po si Buknoy sa akin bago siya namatay." Seryosong pagkakasabi ni Makmak. Nagtaas ng mukha ang HR head para pakinggan ang nagsasalita. Kung hindi raw siya maregular, gagawin niya raw ang lahat ng kaya niyang gawin para maregular kaming mga teammate niya. Pagkabigkas ni Makmak ng mga iyon ay muli na naman itong napahagulgul sa pag-iyak. "Hindi kami mahal ng kumpanya, pero mahal kami ni Buknoy." Pagpapatuloy nito. Kung umabot kayo dito sa dulo ng kwentong ito, pakiusap, pakilike na yung video, pakishare na rin, tapos subscribe kayo dito sa channel ko. Maraming salamat.